Anyways, ayun na sila. Ayun si George, oh. Kumain ni George. And sa mga hindi po pala nakakaalam, si George po ay ang aking nag-iisang barako. Ayan. Kaya po, paborito ko yan. Amazing na buhay! Hi guys! Welcome again to my YouTube channel, Kabocol's Farmer. Ayan. Siguro po ay marami po sa inyo ang nag-iintay ng update ko dun sa mga baboy ko, kung ano na po ang nangyari sa kanila. Dun po sa mga hindi pa po nakapanood ng mga previous vlogs ko, last September 15 po ay namatayan po tayo ng isang inahen at dalawang biik. Nagkalagnat po siya, nag-chill, and then yung mata niya po ay pumutok. So yun, so nag-alala po ako. Yung marami po nagsasabi, ASF yan boss, ASF yan idol, yun. Pero po, ngayon po ay September 26, yan. So mag-update po ako sa inyo kung kamusta na po sila, ano po ba ang nangyari talaga. Ayan, so ngayon po ay magpapakain po tayo para po makita natin kung kumakain pa po yung ating mga baboy. Ayan guys, samahan nyo ako. Yan, so ito po yung ating pakain guys. Yan, combination po ito ng rice bran, darak, saka yung ating fermented madre de agua. Ayan, yan po ang ating ipinapakain. Ito pong dalawang balde na to ay para po dun sa mga nanganak. Yan, medyo marami pong sabaw tayong inilagay, and then dalawang balde po sa kanila para sa kanilang apat. Yan, kasi po sila po ay nagpapadede. Yan. And then ito pong isa, mas concentrated siya. Ito po yung mga baboy sa labas na mga buntis pa lang, kasama yung ating barako at isang fattener. Yan. Okay guys, mag-umpisa na tayo. Unahin po po natin pakainin yung ating mga inahin. Yan. Medyo mahirap kasi ako din ang kumukuha. Wala tayong kasama dito ngayon. Pusla, oh. Ayan na po yung ating mga inahin na nagpapasuso. Ayan po yung ating mga biik. Ayan sila. Ayan, malalaki na. Hindi ko pa nakapon yung iba. Ayan. Gutom na sila. Okay na, oo. Oh. Okay na. Kain ng budingding. Ayan po ang update natin. Ayan, pasensya na po kayo guys kung medyo magulo po yung aking kuha. Kasi yung isang kamay ko po ay nasa cellphone, yung isa po kamay ay sumasalok ng pagkain. Medyo magulo, pasensya na po. Oh, hila. Ito na. Masado ka namang takaw eh. Nakikisalo na po yung mga ibang biik. Meron po tayo ditong kasamang isang partner pa bukod pa doon sa isa. Kinulong ko na to kasi nire-ready ko na pambenta. Mahirap kasi siya huliin guys, napakailap. Nung last time may naghahanap ng lechonin sana. Ito sana ang ibibigay ko kasi ayaw na masyado malaki. Yung isa kasi nasa 30 kilos na. Ito nasa 20 lang ito, more or less. Ito sana kukunin. Ang problema, hindi ko mahuli. Nasa labas kasi siya noon. Hanggang sa wala na, hindi ko na na-deal. Kaya ngayon, inulong ko na siya rito para pagka may naganap,
Kaya madali siya mahuli. Madali siya makuha. Ayan. Siya. Nasa ano yan? 20 kilos guys. Kung sino po dyan na lalap ng lechon na malapit dito sa area ko. Meron po tayong isang 30 kilos more or less. At ito nasa 20 kilos more or less pang lechon. Ito si Osang. Aray. Nagat ako. Bad. Osang, bad. Bad ka. Kung mapapansin nyo guys, may beak na maliit, may beak na malaki. Hindi po kasi sabay-sabay pinanglakyan. Malalaki ang agwat nyan. May 2 linggo, may 3 linggo, pinakamatagal. Lalo na yung isa namatay. Ito po yung anak ng mga namatay. Yan, medyo payat kasi nga hindi naman sila nakakasusunod ng maayos. Gawa nung minsan itinataboy sila nung inahin na sinusuko nila. Yan, so dyan na lang din sila umaasa. Ayan, kumakain na lang sila pa unti-unti ng mga kain ng inahin. Yan, minsan kasi talagang ano, iba kasi yung anak talaga ng inahin. Alam nila, kilala nila yung anak eh. Pagka hindi nila anak, minsan talaga tinataboy nila. Yan. Ayan, bali pangalawang baldi na to guys. Ayan yung dalawang anak pa nung namatay. Ayan, nag-ano naman na ako guys na lalagay na ako ng beak booster, yung pang beak talaga. Makain na rin naman sila pa unti-unti, no? Pero iba pa rin talaga kasi yung gatas na nila. Kaya medyo nangayayat. Pero at least buhay pa. Talaga kailangan siguro ng ano, mas matagal bago maibenta. Ito po yung kasama nila na hindi ko alam kung buntis talaga ito. Mukhang nakikita ko eh. Umimpis kasi yung tiyan niya. Sa kanyang suso, umimpis. Mukhang ano, hindi naman buntis. Kasi nakasama po yung aking barako sa free range. So wala po akong exact monitoring kung talagang nabulugan sila. So umaasa lang ako dun sa itsura. Kung medyo umuumbok din dyan, yung dede nila ay namamagana. Yun na lang po yung decision ko na buntis. Last time na connect ko ito kasi paumbok din dyan. Saka medyo lawlaw yung dede. Kaya lang, nagbago siya ngayon. Nag-impis. Yan. Baka isabay ko na lang siya rito uli. Kasi hindi ko na siya pwedeng isama doon. Ibalik doon kasi inaaway na siya sa labas. Pagka nilabas ko siya, inaaway na siya. Kasi ganun po talaga. Pagka matagal nilang hindi nakasama, inaaway na nila pag binalik mo. Yan. Baka isasama ko na lang siya rito. Dito sa mga nanganak. Pagka nirelease ko na siya. Ito na yung magiging grupo niya. Ayan. Ito. Ito sila. Yung mga beak. Nakain na rin. Pero mamaya ay maglalagay pa tayo ng beak booster dito. Dito sa hallway tayo naglalagay. Meron tayong, ayun, yung mahabang, may mahabang pake ng Tyron na sa, ayun, may mahabang pake ng Tyron. Nilalatag natin dito yan. Nalagay natin ng beak booster. Hmm.
Ito sa pa. Grabe, napakatako na ito ngayon. Ito guys. So yan po yung ating mga inahin, yung mga biik, malaki na ng iba. Dito pa nakakapon yung malalaki. Mahirap, medyo mahirap na kasi hawakan pag malaki na. Pero yan, sa mga susunod na araw maghahapon, kasi yung anak ko hindi pa umuwi. Siya lang nakakatulong ko dito maghawak eh. Hindi naman pwedeng kaponin to nang wala naghahawak. Kailangan hawakan talaga para ano, hindi makapalag. Ayan. Guys, ulitin ko, sa mga nakailangan po ng panlitsyon dyan, meron po tayo dito 20 kilos more or less, and then sa labas 30 kilos more or less. Ayan, PM lang po kayo or message lang po kayo. Okay, so pakain na tayo sa labas at nag-iiyakan na sila. Ayan. Labas naman tayo. George, oh. Kumain ni George. And sa mga hindi po pala nakakaalam, si George po ay ang aking nag-iisang barako. Ayan. Kaya po, paborito ko yan. Actually, mahal ko naman sila lahat. Kaya lang, syempre, natatangi si George. Ayan, kasi mabait si George eh. And then, barako ko pa yan. Ayan. Kasi meron po palang hindi nakakaalam na si George ay barako. Ayan. Sabi, favorite ko daw si George. Ayan. Pero hindi pala nila alam na barako si George. Ayan. Akala nila ay kasama lang nila dito na baboy. Ayan. Hindi nila alam na si George ay barako pala. Ayan, ayan po sila. Lakas kumain guys, diba? Ito po yung ating fattener. Ayan, nasa 30 kilos siguro may git to guys. Last time kasi natinimbang ko to, siguro a month ago na, nasa 27 kilos siya. So ngayon, in-expect ko na nasa 30 may git na yan. Yan po yung isa nating binibentang fattener, saka yung nasa loob kanina. Huwag po kayo mag-ala kasi hindi naman po na-injection na yung dalawa na yan. Ang in-injection na naman po natin ay yung mga inahin sa loob at yung mga biik na kasama nila sa loob. Itong mga nasa labas na to, wala po talo, hindi po natin injection in-injection nito mga to.
at saka yung dalawang fatteners na ito, kasama na yung nasa loob. Ayan sila, oh. Mas naman sila kumain. Ayan, sarap kumain, oh. Combination po yan. Again, guys, combination po yan ng rice bran or darak at saka yung ating fermented madre de agua. Ganda ng katawan, no? Mga buntis na po lahat ito. Yan, yun nga lang, hindi na naman sabay-sabay ang kanilang panganak. May mga mauna, may mga 2-3 weeks na pagitan. Ganyan. Mahirap po kasi talaga yung synchronize yung pagbubuntis ng unahin. Not unless gagamit kayo ng may gamot kasi na pampalande na ini-injection. Yan po, pwede yun. Tuturukan nyo sila sabay-sabay para sabay-sabay sila maglalande. Kaya lang, ayaw naman natin ng ganun. Mas gusto natin yung natural. Ito. Malaki na ng option niya. George, oh. Lapat. Ang lapat ng katawan ni George, guys, oh. George. Lapat ng katawan. Pero maximum, ano nyo na yan, maximum na laki nyo na yan. Hindi na lalaki yan. Magmamasel-masel na lang yan pag ano, tumanda na. Yan. Alos maubos na, oh. Yan, awa ng Diyos ay wala naman ng sumunod. Yung sa namatay. At masisigla naman sila, guys. Yan, kasi kung may problema yan, hindi kakain ng ganyan yan. At hindi ganyan kasigla yan. Nakita nyo naman yung nasa loob, yung mga nagpapasuso ay malalakas din kumain. Pati yung mga biik, maliliksi naman. Ubus na halos, oh. Na mas concentrated yung pinapakain ko sa kanila dito sa labas kasi isang baldi nga lang, pero mas concentrated yung dun sa mga nagpapasuso. Dinadagdagan natin ng tubig, medyo masabaw, pero dalawang balde, pero halos parehas lang po ang ratio ng ating pagkain. 3 kilong rice bran darak at 3 tabo ng fermented madre de agua. Okay, tapos na. Ayan na, guys. So, ayan po yung sinasabi kong beak booster. Ayan. Unti-unti na po natin silang sinasanay sa beak booster. Pagka malakas na silang kumain yan, yan po pwede nating iwalay. Ayan. Masasanay na yan habang tumatagal. Mga ilang araw. Yan po ay BMIG Super Beak. Yan, Beak Booster. Yan po ang ating pinapakain sa ating mga beak bago natin sila iwalay. And then pagkawalay, unti-unti natin i-shift sa pre-starter. Mas mura. Yan, ito kasi 95 pesos ang kilo. Yung pre-starter ay 53 pesos. Yan. Yan sila. Ang ating mga beak. Ayan. Ayan, guys. So, nakapag-update na po tayo sa ating mga baboy. So far ay okay naman sila lahat. Kung makikita nyo, malakas naman kumain, masigla naman sila. Yan, may nakapagsabi po sa akin, yung nangyari po sa inahin ko ay baka po na binat. Yan, kasi 2 weeks pa lang siyang napanganganak nung siya po ay namatay.
And then yun nga, nag-chill, nilagnat. Tapos, ang isang misteryo lang po para sa akin ay yung kung bakit pumutok yung mata. Yun, hanggang ngayon po ay iniisip ko kung bakit nangyari yun. Kaya po ako rin ay medyo na-alarma kasi ang isa pong symptoms o signs ng ASF ay yung hemorrhagic effect sa baboy, yung nagdudugo yung nguso, yung ilong, mata, yun. So, ganun po kasi nangyari sa ating inahin. And then, nilagnat po siya and nag-chill po siya a day before siya namatay. Lahat po yun ay sintomas ng ASF. So, yan, yung araw na po yun ay talagang sa isip ko, inisip ko na rin talaga na baka nga ASF. Hindi ko lang po pinahalata doon sa video ko na ganun po. Kasi talagang umasa pa rin ako na yun nga, hindi ASF. Yan. So, so far naman ay hindi naman po ASF. Kasi kung ASF po ang tumama sa atin, ay wala na po itong mga baboy sa likuran ko. Uubusin niya yan. Ganyan po kasi ang ASF. Sunod-sunod po yan. Talagang 100% mortality po kasi ang ASF. Yan. Pero okay naman sila lahat. So, makukonclude ko po ngayon guys na hindi naman po ASF yung tumama sa atin. Yun nga, baka nga nabinat yung inahin natin. Baka nga nabinat, ganun po nangyari. And then yung big naman po na namatay ay kasi talagang mga payat naman talaga sila. At mahina na. Mahina talaga sila. So, baka nagkataon lang na sumabay sila nagkasakit dun sa namatay na inahin. Yan. Yeah, pero yun nga, hindi ko po malaman ko talaga kung ano po ang naging dahilan. Pero po, ang importante ay ayos po ang ating mga baboy. Malalakas sila. Malalakas kumain. Yan. Yun po ang pinaka-importante na lahat. Yan. At least nakasurvive. Medyo nakahinga po tayo ng maganda ngayon. Kasi nung nakaraan talagang aaminin ko guys, kasi tao lang naman ako, pinanghihinaan din ako ng loob, nilalabanan ko lang. Yan, lagi ko po sinasabi, huwag tayo susuko. Pero syempre, tao lang tayo. Pagka tayo po ay nakaramdam ng panghihina ng loob, natural po yan kasi tao nga lang. Pero kailangan po natin paglabanan. Paglabanan natin, kailangan natin magpatuloy. Kahit anong problema man ang ating ma-encounter dito sa larangan ng farming, yan, kailangan po natin magpatuloy. Okay? So yan, maraming salamat po. So, ito po yung ating update. So far, so good. Okay naman. At awa ng Diyos ay malalakas na po ang ating mga baboy at sana po ay magpatuloy ng ganito. Wala na po sana magkasakit. Yan, doon po nga pala sa mga bisita guys. Doon sa mga nagbabalak na pumunta rito at bumisita, ngayon pa lang po ay hihingi na ako sa inyo ng pasensya, dispensa, kasi po medyo maghihigpit po ako. Yan, kasi medyo natakot talaga ako nung nakaraan. Akala ko tinamaan ako. Maghihigpit na po ako ngayon, simula ngayon. Baka hindi na po muna ako magpapasok ng kahit na sinong bisita dito sa loob ng farm. O pwede po hanggang tambayan lang doon sa may bubong. Pero dito po sa area ng mga baboy ay hindi po muna. Pasensya na po. Mag-iingat po tayo kasi ang ASF ay nandyan pa rin. Yan. So siguro yung nangyari po sa inahin ko nung nakaraan ay nagsilbing warning na rin po para sa akin na mag-ingat ako. Mas mag-ingat ako para po magtuloy-tuloy po ang ating negosyo. Ayan. So yan muli. Pasensya na po sa mga gustong bumisita. Guys, hindi po muna ako magpapasok sa loob. Yan, pasensya na po. Doon po sa mga bibili ng biik, ang gagawin po natin ay ilalabas ko po yung mga biik doon. Doon nyo po sila titignan, doon nyo po sila pipikapin. Hindi na po tayo po pwedeng pumasok dito muna sa loob para po tignan. Kasi yung mga nakarang vlogs ko po ay pumapasok po dito yung mga bisita. Kung makita nyo po, talagang tinitignan nila malapitan. Yan. Hindi na po muna natin magagawa yung guys sa ngayon kasi mag-iingat po tayo. Okay? Ayan, so siguro hanggang dito na lang po muna ang ating vlog for today. Siya nga pala, shoutout po sa aking pinsan, sa aking maganda at sexing pinsan ni si Odessa Manyosa. Yan, hindi ko po siya na shoutout yung nakaraang vlog ko kasi nagpapa-shoutout. Yan. Yan. Pinsan, yan, Odessa Manyosa, yung aking sexy at magandang pinsan. Yan, hello. Yan, sana patuloy kang manood. Yan, ingat kayo dyan. Okay, so yan, guys, hanggang dito na lang po muna. Muli, ito ang inyong Kabocos Farmer na nagsasabing sabay-sabay tayong mangarap,
magsikap at higit sa lahat ay kumilos sa siguradong uulan ng ating amazing na buhay. Bye-bye!